South Korean troops fire warning shots after North Korean soldiers briefly crossed the border. Seoul said the Sunday incursion over the demarcation line was likely accidental, as the area is overgrown with trees and the line is not clearly visible. It adds the North Korean soldiers immediately retreated after the South issued warning shots. Now, this comes amid tensions between the two Koreas over their tit-for-tat propaganda balloon exchange. We have back on the line Ruben Bailon, Deputy Secretary General of Transport Group Piston, to weigh in on the LTO's new policy on calorum vehicles. Ruben, are you with us? Yes, ma'am. There. Good afternoon, Ruben. Tell us, what are your initial thoughts and reactions to this new regulation that it would take a court order to release impounded vehicles? Sa kasalukuyan ngayon, talagang ginigipit nila yung mga operator natin sa usapin ng mga panghuli. Sa ngayon kasi, wala pang IRR yung guidelines, yung LTFRB o LTO para ma-determine kung kulorum ba siya o hindi. So, dapat dumaan sa proseso. Saan yun ang proseso? Papatawag muna, hiringan, tapos magpapaliwanagin kung bakit ayaw mag-consolidate. Sa bahagi kasi namin, may prangkisa pa naman kami bagamat hindi nag-consolidate. Yun po yung usapin. At the same time po, ang usapin na ito, nakasampa na sa korte. Ang court dapat mag-desisyon kung tama ba o mali yung programa na obligahin kami, pilitin kami mag-consolidate. Sa alam naman natin, pag nagpumasok sa consolidation, ay mababawon sa utang at mawawala yung prangkisa. Yun yung dahilan kaya ayaw namin pumasok sa consolidation. Pangalawa, at kung sa ngayon, yung mga may prangkisa pa naman, dapat sana i-confirm. Ayaw nilang i-confirm. Willing naman kaming magbayad ng confirmation at willing kaming mag-register. Yung nga yung dahilan, bakit ayaw nilang payagan yung mga unconsolidated na magparehistro. At alam naman nila na talagang maapektuhan yung mananakay natin sa kasalukuyan magso-shortage. At the same time, pag nag-shortage yan, may posibilidad na tumaas ang pamasahe ng mga modern unit. Yun po yung dahilan sa kasalukuyan. Kaya kung ano man, yung ilalabas na court order, ay ilabas nila para malaman namin kung ano yung definition o interpretation nila doon sa kolorum, ma'am. Pero handa na ba yung grupo niyo to handle yung mga legal processes involved kung mangyari man ito in securing a court order for the release of impounded vehicles of some drivers? Sa ngayon po kasi handa namin harapin yan sa patunayan nga ang LTO, meron silang adjudication board. Sa adjudication board, doon pwede namin i-contest na ang adjudication board ang mag-decision kung tama o mali. Kaya doon sa legal remedies, namin pwedeng harapin. At the same time, kung mapatunayan namin na mga mali ang uli, iipunin namin yan at isasampa uli namin sa korte upang patunayan na talagang mali yung mga panghuli. Ganun po. Pero legal Ruben, remedy na dapat gawin. Ano yung ini-expect yun na mga financial burdens o gastos as a result nga of this new requirement? Kahit alam ko may mga prangkisa pa nga kayo ngayon, but how do you plan to manage them? Siyempre, yung mga gastos, talagang, ano yan, mabigat na usapin sa operator. Kung bahagi naman dun sa legal aspect ng mga gastos sa legal, handa naman tumulong sa amin ng National Union of People's Lawyers na umag-assist doon sa mga kaso namin. Sa patunay nga, ngayon, ang National Union of People's Lawyers ang nag-aasikaso ng mga kaso namin laban dito sa PUVMP na ito. Ganun po. So, Ruben, habang hinihintay niyo yung IRR nga na sinasabi mo kanina, ano yung ginagawa ng mga jeepney groups, transportation groups katulad ng Piston to make sure na lahat ng mga vehicles niyo compliant tapos not subject to the impoundment since ngayon na nga, the LTO still is considering yung mga non-consolidated jeepneys kahit pa may prangkisa as kolorum?
yun nga ang usapin yung problema. Bakit pinipilit na mag-consolidate na pwede namang pabayaan na lang yung mga nag-consolidate na at itong ayaw ay pabayaan din. Kilalaan nila bilang isang mga bilang mga prangkisa na may hawak mga stakeholder. Yun nga yung problema. Tapos willing naman din po kami sa modernization, sa usapin nga lang ng rehabilitation at locally made. Yun po. At the same time, individual na prangkisa, hindi po consolidated. Alam naman natin kasi, sa consolidated, mawawalan kami ng prangkisa at isusurrender to sa corporation o cooperative. At walang garantiya yung consolidated entity na magiging prangkisa dahil po doon sa mga requisitos o requirements na compliance ng hinihingi ng LTFRB. Halimbawa, yung financial capability, yung malaking garahe, yan pa lang po, babagsak na kami. Assuming makalusot ka man, yung mga banko na walang magtitiwala na magpautang ng ganung kalaki. Yung isang usapin na talagang walang maulinaw na direction yung consolidation. At the same time, pag hindi makomply yun ng mga consolidated entity, madidismiss yung case number. So pag nadismiss yung case number, tama yung 15 unit, yung mga pumasok. Yun po, they phase out din po. Kaya walang pupuntahan eh. Mag-consolidate ka man, saka unconsolidate. Gigipitin din lang, ginigipit na. Ginigipit po. Sa ngayon, ginigipit yung unconsolidated. Nadating po yung time, gigipitin naman dyan yung mga consolidated. Yun po, yung kalagayan sa kasalukuyan. Ruben Bailon, Deputy Secretary General of Transport Group Piston. Salamat, Ruben. Salamat din po.